Ano kaya ang sinasabi ng batas patungkol sa karapatan sa mana ng isang manugang? Hashtag Palanos! Kalimitan na sinasabi nila na ang isang manugang at biyanan nito ay hindi di umano nagkakasundo, nagbabangayan. Ito ay marahil sa ang iniisip ng isang biyanan ay hindi nararapat ang manugang niya para sa kanyang minamahal na anak. Ngunit may mga pagkakataon din naman na ang manugang ang siyang naiiwang mag-alaga sa kanyang biyanan. Lalo na nga kung nakapisan o malapit ang tirahan sa bahay ng kanyang biyanan. Sa pagkakataon pong ito ay kinagigiliwan na ng gusto ng biyanan ang kanyang manugang dahil sa pag-aaruga nito sa kanya. Kaya naman may probisyon ng batas na maaaring makatanggap ng mana ang isang manugang mula sa biyanan nito. Ang karapatan ng isang tagapagmana ay nakapaloob sa ikatlong aklat ng Civil Code of the Philippines sa Article 774 ng nasabing batas. Ang pagmamana ay binigyan ng kahulugan bilang isang uri ng pagkakakuha ng ari-arian, karapatan o obligasyon sa kabuuang halaga ng mana ng isang tao na maaaring maipasa mula sa kanyang kamatayan sa ibang tao sa pamamagitan ng kanyang huling habilin, testamento o sa kawalan ito ay sang-ayon sa sinasabi ng batas. Ang bawat tao po ay may karapatang gumawa ng kanyang huling habilin o testamento upang sa gayon ay mahati niya ang kanyang mga pinagpagurang ari-arian sa kanyang mga mahal sa buhay na aayon sa kanyang kagustuhan. Subalit kaakibat ng karapatang ito ay may mga limitasyong itinalaga ang batas. Maliban sa parte ng mga ari-ariang nakatalaga para sa legitimate heirs o sa pilitang tagapagmana, maaaring ipamigay ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang huling testamento ang kanyang mga ari-arian sa mga tao o institusyong kanyang napili. Ayon sa batas, ang mga sapilitang tagapagmana o legitimate heirs ay ang lehitimong anak o descendants, mga apo, apo sa tuhod, apo sa talampakan. Sa kawalan ng anak, ang mga lehitimong magulang o ninuno, ang buhay na asawa, at ang mga hindi lehitimong anak kung meron man. Sa mga nabanggit, ang mga lehitimong magulang nang namatay ay hindi maaaring magmana sa nasabing namatay kapag mayroon siyang mga anak. Sapagkat ayon sa batas, isinasa isang tabi ng isang lehitimong anak ang karapatan ng mga lehitimong magulang ng isang taong namatay na magmana sa kanya. Ganon din na kinakailangang patunayan sa pamamagitan ng ebidensya ng isang hindi lehitimong anak ang kanyang relasyon sa namatay, sapagkat ang mga lehitimong tagapagmana ay binibigyan ng batas ng proteksyon. Kapag po ang isang tao ay namatay nang walang huling habilin o testamento, o may huling habilin subalit ito ay hindi balido, mahahati ang kanyang mga iniwang ari-arian na naaayon sa provisyon ng batas na tumutukoy sa isang legal or intestate succession. Ang pagkakaayos o pagkakasunod-sunod ng mga magmamana sa isang legal or intestate succession, sabihin walang will o walang testamento, ay ayon po sa sumusunod. Una, legitimate children o lehitimong anak at ng kanilang mga lehitimong descendants kasama ang mga legitimated at mga adopted children. Ikalawa, lehitimong magulang o mga ninuno. Ikatlo, hindi lehitimong anak o anak sa labas at ang kanilang descendants kasama ang lehitimo at hindi lehitimo. Ikaapat, kung buhay pa ang asawa. Ikalima, mga kamag-anak hanggang sa 5th degree. At ang uli, kung wala na lahat ang nauna, ay ang estado. Sa mga nabanggit na tagapagmana ay hindi nakalagay ang manugang o yung daughter or son-in-law bilang isang tagapagmana ng kanyang biyanan. Subalit kung isang manugang ay naging mabuti at napamahal ng lubusan sa kanyang biyanan, maaari mabigyan niya nito ng mana sa pamamagitan ng isang
last will and testament o huling nga bilin. Kailangan lamang na ang mana ng mga sapilitang tagapagmana nito o legitimate heirs ay hindi nabawasan at ibibigay sa kanila. Sa madaling salita, ang mana ng isang manugang mula sa kanyang biyanan ay kukunin lamang sa free portion ng estate nito. Sabihin, nabawas na yun sa mga legitimate heirs. Tangi iyon lamang matitira na bahagi sa mga iniwang ari-arian matapos mabigyan ang mga sapilitang tagapagmana ang siya lamang ari-arian na maaaring niyang ipamahagi sa kanyang manugang. Yun at pala. Yan po ang ating hashtag Palanos! Hashtag Palanos!